Okay, eto na po. Eto na iniintay ng maraming netizens. Nasa linya natin, telepono na po. In fact, makausap natin via Zoom, live, si Chito Miranda. Siya po ay vocalist ng parokya ni Edgar. Magandang umaga po sa inyo, Sir Chito. Magandang umaga po, Idol. Bago ang lahat, medyo gusto ko muna lagyan na ng light moments. Kanina, habang ikaw ay nakaredy ng isa lang, yung mga dancers namin, tumatabi dun sa monitor para magpa-picture sa'yo. Pa-selfie. First time mangyari ito. Nasa tabi siya, nagpa-selfie sa'yo habang naka-standby ka. Anyway, ayan, napatawa kita. Kasi mamaya, alam ko magagalit ka eh. Okay. Oh, thank you po. Thank you po. Mabigat po talaga dinadala ko ngayon. Sorry. Pakipaliwanag sa Chito, ano po itong reklamo niyo sa inyong misis na si Ma'am Neri? Actually po, first of all, magandang umaga. Salamat po dinulong niyo yung aking reklamo. Kasi po, totoo po, nagulat din po ako na nalaman ng mga tao na naging big deal yung pinost ko. And pinika pa pala yata ng mga ibang showbiz talk. Yan, yung post. Yan po. Opo. Yan, okay. Kasi po, go ahead. Nagulat din po ako nalaman ng mga tao kasi wala naman akong ginawa, pinost ko lang sa social media, nagulat ako na nalaman nila. Okay, anong ibig sabihin po nitong mga post ninyo, sir? Tulad nito, akala ko walang magbabago at sobrang okay ng lahat, pero bakit hindi na tulad ng dati? Bakit may bahong patuloy na sumisira sa pagsasamang nakasanayan na natin? Paki-explain po, ano ibig sabihin po nun, sir? First of all, inaamin ko po na pasaring ko yan, pinaparinggan ko po yung aking asawa na si Neri. Eh, kasi po, siyempre, bilang uso po sa mga kabataan tulad namin, okay, na pag may problema sa relasyon, gagawa ka talaga ng cryptic post at ipopost mo sa social media para may masmasan ka ng konti. Yun po yung pagkakaintindi ko. Kaya nag-cryptic post po ako. And inaamin ko po na nasa asawa ko po talaga yan. And nag-react din po siya. Nabasa ko sa social media post niya na siya din yata yung nagparinig sa akin. And na-confirm ko po na talagang may problema kami. Okay. And lungkot po. Ayan. Yung post ayan, yan po. Okay. Yung post niyo po, sir, na-pick up po ito. In fact, hanggang kay Christy Permin, Nanay Christy, nakarating to. Pati kay MJ Marfori, nakarating to. So, ibig sabihin, yung post niyo, pinick up po ng media. Alright? Now, gaano kalalim na po itong inyong problema ng dalawa? Okay, una po na nagulat po talaga ako na lumaki ng ganyan kalaki yung issue na to, pero ito po kasi yon, matagal na po talaga itong dinadala ko na ito. Pero dati lang po hindi ko lang masyado pinapansin, pero ngayon po kasi naaapektuhan na po yung relationship namin. Ano pa pinag-uugatan nito, sir? Ano pinag-uugatan talaga ng inyong problema ng dalawa? Ito po. Kasi po pag nasa labas po kami, sa totoo si Neri napakalambig po. In love na in love po sa akin yan. Talagang ang gusto niya talaga lagi nakadikit sa akin. Minsan may kausap ako, nasa labas kami, nakayakap. Kulang na lang kahit nagmamaneho ako kumandong sa akin, talagang ang lambing-lambing. Pero okay, sa totoo po sa labas lang. Oh, anong nangyari siya? Bakit biglang nagbago? Ito nga po eh, kasi pagdating sa bahay, alam nyo, hindi niya po ako nilalapitan sa bahay. Tapos napansin ko parang sa loob kami ng bahay nagpa-practice ng social distancing. Teka muna. Okay. Kayo mag-asawa, mag-social distancing pa, mag-asawa na kasi sa bahay. Baka naman, sir, meron siyang pinadidirian sa inyo. Wag naman po sana, pero mabuti po, tanungin na lang natin yung side niya kasi ayoko mag-assume. Kasi hindi ko rin po ma-decipher yung... Sorry, sir. Oh. Baka naman, meron third party ka dyan. Wala naman po. Sa pagkakaalam ko, wala akong ibang... Hindi po yun eh. Kasi ang problema talaga namin, hindi lang siya sweet dito sa bahay. Pero sa labas naman, yun nga eh. Ano yun? For show lang? For show? Pwede ito okay mag-English? Mas komportable po ako mag-English?
Sige. Gusto niyo mag... ay, hindi. Huwag na lang, mahirap pala. Mahirap. Tagalog na lang. Ah, mas maganda sa Tagalog para maintindihan ng mga viewers at listeners natin. Now, sir, ang ibig mong sabihin, pag sa labas, sweet si misis. Parang pakitan tao lang. Pero pag sa loob ng bahay, yun, nandidiri na siya. Baka, feeling ko. Nagkakaroon pa kayo ng social distancing. Hindi kami magkaaway, pero hindi lang siya ganun kalambing dito. Wala kami pinag-aawayan, pero talagang iwasan kami. So, ewan ko po, I think it would be better kung sinerin na lang talaga, tanong natin. Okay. Kasi bilang syempre gusto ko ayusin ito eh. And bilang mamamayang Pilipino, pag may problema ka sa pamilya o sa asawa, syempre idiretso mo na sa Tulfo. Salamat, sir. Salamat, sir. Sigurado ako, nanonood po siya ngayon ng... lagi nanonood ng Tulfo yun kasi fan na fan yun eh. Ah, thank you, sir. Pero sir, okay, bago natin siya kausapin, hindi ho ba kayo nagkaroon ng pagkakataon para kumprantayin siya one-on-one bilang mag-asawa na, hey, darling, sweetheart, kung naman tawagan nyo, ano bang problema mo? Hindi ko na kaya pisin to. I have to tell you this kasi na. Po, as I said, alam niyo naman po ngayon, pagka may problema ka sa asawa mo, instead na kausapin mo diretso, gagawa ka ng cryptic post. Yun ang pagkakaintindi ko sa mga kabataan ngayon tulad namin. Okay. Post agad. Huwag nyo na pag-usapan. Cryptic post agad, tapos Tulfo agad. Okay, thank you sa inyong tiwala. Okay, so para maging patas naman tayo, ready na ba, guys, si Ma'am Neri? Okay. Nasa aliyang telepon na naman para makuha na natin ang site. Subukan natin sila pag-ayusin sa abot natin mga kaya. Si Ma'am Neri, Miranda, inireklamo ni Sir Chito, si Mrs. Ma'am Neri, magandang umaga po, ma'am. Ay, magandang umaga ma'am. Po, Sir Rafi. Okay. Well, si Sir Chito kanina po nagsalita na at naglabas po siya ng mga hinanakit laban po sa inyo. Pakitan tao daw po kayo. Pag nasa labas daw po kayo, very sweet. Pero pag nasa bahay, ilag. Gusto niyo pong sagutin yan, ma'am? Ito naman to si Chito eh. Dito pa. Sa tulad po, paano ba to? Kasi ano, para kasi hindi maganda sabihin on air, sir. Parang ano, nakakahiya, parang ganun. Eh, parang... Ma'am, bigyan kita ng pagkakataon para makapagbigay ng side ninyo. Kasi siya po, naglabas ng hinanakit. Sama ng loob. So, baka gusto niyo pong sagutin yon para naman maging patas tayo rito. Hindi yung siya lang pinayagan ko magsalita. Gusto ko magsalita din po kayo. Ano po kasi parang, sir, kasi pag... Oh, sige, ganito Chito eh. Since nag-post-post ka rin naman din, tapos ikaw pa nagpatulpo sa akin, edi sige, sasagutin ko yung mga ano mo. Totoo po yun, Sir Rafi, kapag nasa labas kami, talagang yakap na yakap ako kay Chito. Talagang ano, pero pag sa bahay, the reason siguro po talaga na hindi ako masyadong makalapit sa kanya kasi sir, ano, maasim. Maasim? Ano yung maasim? Ano po yung maasim? Si Chito po, maasim. Parang ano po kasi, ano yung, may naamoy po kasi ako, may, sir. May asim pa? May asim pa ako? Parang ano po, sir, di ba, paano ko ba ma-explain? Alam niyo po yung basahan na hindi natuyo, yung gano'n. Parang ano bang amoy yun? Naubo tuloy ako. Parang amoy ano po, amoy kulob, gano'n po. Kaya hindi ko ma-take pag nasa bahay. Pero hindi ko nga alam pag nasa labas, bango-bango naman niya. So iniisip ko baka... Ano ba to, tag-ulan ba? Dahil di naliligo tong asawa ko. Ay, ano naman ako sabi, maligo ka. Parang gano'n. So, ay, baka hindi naliligo? Baka hindi naliligo si sir? May hot water naman kami dito, so pwede. Idol, mas madalas pa ako maligo kaysa magsipilyo. Huwag ka maniniwala. Talagang malinis ako sa katawan. Tsaka, baka sa sandali, sir. Baka pag naliligo, sandali po, sir Chito, sandali lang. Baka pag naliligo ka, isang tabo lang. Hindi po. Marami, malabas po ang tubig namin dito. Malakas. Sabay po ang dalawa po ang sabay. Malamig kasi dito po agi sa amin. So iniisip ko baka hindi siya na wisik-wisik lang kaya may gano'ng amoy. Hindi ko alam eh. Neri Naig, makinig ka. Ay, relax ka lang. Grabe naman. Naliligo ako. Mainit ang tubig natin dito. Sabi mo pag nasa labas, mabango ako. Wait. Sir Chito. May netis na nagsabi, baka meron ka raw putok. Hindi po totoo yan.
tanungin niyo po, kahit mag-post ako ngayon, tanungin ko kung lahat ng mga nakaamoy sa akin, mabango po. Ano to, tatawagin natin yung mga ano, mga naging girls mo, ganun ba yon? Oo, hindi, wala. Hindi. Sige, diretsuhan na. Sige, ano po yun? Ikaw, ang ganda-ganda ng mga pajama mo, pero amoy tuwalyang nabasa, tapos nilagay sa loob ng bag. So sinasabi mo, meron din ako amoy? Hindi ikaw, yung mga damit, ito po ah, sabihin ko lang po, minsan gusto ko na matulog na nakapolo tsaka nakabaong kasi hindi ko matake yung amoy ng pambahay natin. Kasi yung mga pangalis ang bango, yung pambahay. Ito kayo, nasa bahay lang ako, nakapolo ako oh. Kasi hindi ko masuot yung mga pambahay. Bakit? Lahat amoy kulog. Ikaw din amoy kulog yung mga pambahay mo. Grabe naman. Nagpadala po ako ng mga damit dyan, idol. Amoy nyo yung pambahay. Ito. Ito. Amoy. Dali, ah. Dali. Baho? Pinahapon. Hindi mo damit yun. Hindi, akin yan. Pinadala ko po. Totoo. Kasi po. Ano ba ito? Ganun, yung mga pangalis ko ang bango. Ano ba ito? Oh. Jama. Short. Ay, pangalis ko po yan. Pangalis ko. Pamporma ko po yan. Pamporma? Pamporma. Ito, kuna mo tisya. Sorry, ano ba ito boxes? Mga... Oh. Yung boxes, pinadala ko na yung boxes, baka pwede papirmahan. Pero yung mga pangalis ko, sorry, idol na idol ko kayo. Pero yung mga pangalis, mabango po yung mga pambahay, talaga pong amoy kulog. Okay. Yan po. Nahawaan lang natin, magkadikit. Ah, ito yung mabang, may amoy. Andari ah. Yung papel pala na amoy kalis mo, yung papel pala amoy tinta. Ah, okay naman pala ito. Oh. Mm. Okay, ito kasi ito ang problema, idol. Yung okay, amoy kulog kumakapit. Okay. Mabango yung pangalis pero pag nadikit sa damit mo, kala mo ikaw na yung mabaho. Kaya nakakawala ng lakas ng loob lumapit sa mga tao. Sa totoo, aminado ko na nahihiya din ako lumapit din sa kay Neri talaga kaya hindi ko sumayakap kasi dito sa bahay kasi para kang yung di nyo talaga matitake. And minsan, talagang, kung pwede nga lang ako dito na lang huwag magsuot ng kahit ano para walang amoy kulog. Okay. Ganito na lang. Pwede ba pagbatiin ko na lang kayong dalawa, sir, para matapos na tayo? Opo, pero bago po tayo magkaayosan, gusto ko muna malaman kung bakit ganun. At bakit po? Bakit mabaho yung pambahay? Bakit mabango lang yung pangalis? Ano ba yung for show lang? Hindi ba importante yung suot ko dito sa bahay? Hindi naman. Sir, gusto mo explain ko, sir. Pwede ba ako mag-explain sa side ng side ko, sir? Go ahead po, ma'am. Okay. Go ahead po. Ganito lang yun. Kasi po, yung panlabas talaga, dinadowny ko. Yung kontrakulog ko. Tapos, since nasa bahay naman, yung mga pambahay namin, yung mga pantulog namin, hindi ko na dinadowny, kontrakulog. So, parang iniisip ko na practical sa kayo nakasanayan, parang gano'n. So pag sa labas, okay lang. So hindi ko naman alam na big deal pala kay Chito ginagawa ko, parang gano'n. Kasi para sa akin, siguro dahil tag-ulan, gano'n ba? Pasensya na, hindi. Kumbaga sa akin, ang iniisip ko lang talaga practicality and yun. Nakasanayan ko. Pasensya na. Pero ano naman, nakita niyo naman yung difference, di ba? Miss Neri, naunawaan ko naman po na hindi kayo maselan kasi talaga and practical ka, pero ang problema po kasi talaga dyan is akala nyo lang practical pero sa totoo na maraming naabala, mas napapagastos okay. Ako sa... Sandali pa. Okay. Mukhang humahaba na po tayo. Ito lang po ang gusto ko mangyari ngayon. Ano bang dapat gawin para kayo po'y magkabati? Ano ba talaga ang purpose kung bakit po kayo nandito ngayon at nagsusumbong, Sir Chito? Sana po patas. Sana pa kahit yung pambahay ko. Okay. Laban din.
i-daplagin din na Downy. Kasi importante for me yung kahit sa bahay, relax and kaya mo i-take yung sarili mong amoy sa bahay. Lalo na yung asawa mo, hindi mo malapitan dahil amoy kulog. Mm. Yun lang po. Yun lang po talaga. Oh, yun lang. Yun naman pala eh. Oh, yan. Ma'am Neri, meron siyang request. Wala namang problema po yun, sir. Lahat idadaw ni ko, unahin ko yung brief niya. Lahat po. Lahat po, ano, kumbaga, hindi lang po yung panglabas, yung ano, yung panglabas na damit namin yung idadaw ni kontrakulog ko, pati rin po yung mga pambahay namin lahat. Para mas ano po, mas masarap sa pakiramdam. Diba? So, ibig sabihin ng solusyon para sa inyong problema ay Downy lang. Yung pala eh. Pinahaba pa natin. So, Downy ang solusyon sa inyong problema. So, dahil dyan, magkabati na kayo. Oh, diba? Nasaan? Bakit nawala? Dapat nawala? Nawala. Nawala. Nag-walk out sa atin. Nag-walk out. Ako po. Akala ko magkabati na kayo. Ayun pala! Yung pala eh. Nandyan lang pala eh. Magkatabi lang pala sila eh.